Okay, so pa-final test na lang tayo. Sasarado ko lang to. Okay, so yun siya. Okay, itong side na to po. Tapos, itong side na to ang may binago tayo. So, makikita mo may isang lines lang dito. Yan o, isang lines. Na nagkaroon ng guwit tagos hanggang dito sa dulo. Pag tinanggal pa kasi natin to, pag nagbawas pa tayo ng clock signal, nagkakaroon na siya ng hair lines, magaspang. Kaya hindi na natin tinanggal yung isang line. Okay? So, yan lang ginawa natin dito at nag-normal na yung display ng unit na ito. So, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Magandang araw, may gagawin tayo. Ito, GMS. 32 inches. Ang problema nito ay nagpi-flicker yung screen. Galing isang shop din ito. Nag-try lang siya mag-remove ng CKB. Pero ang problema ng unit ay flicker. Yun o, nagpi-flicker. Yan. So, hindi pa natin alam kung saang side ang problema nito. Kung isang side lang ba ang may flicker nito or magkabilaan, ano? So, 32 inches, yan ang problema niya. Nagpi-flicker screen. Buksan natin. Wala nang nakasulat yung model ng unit natin. Pero ito yung gamit niyang mainboard. Tapos, ang gamit na panel ay yung pang LG. Yung single lang yung ribbon. Tapos, may dalawa siyang source cup. So, ang issue nito ay nagpi-flicker. Nagpi-flicker. So, yung unang technician na gumawa nito, yung nagdala dito sa atin, ang ginawa niya dito, yan, nag-remove siya ng resistor dito. Nako, makita, ipuko natin. Nag-remove siya ng resistor dito, itong dalawa ni-remove niya. Yan. Tapos, wala daw nangyari. So, ginawa ko, binalik ko ulit yung dalawang resistor dyan. Sa kabila, ganun din, nag-remove din siya dito ng isa. Yan. Nag-remove siya dito, wala din nangyari. Kasi nga yung issue ng unit natin ay flicker. So, pag flicker ang issue ng unit, ibig sabihin yan, yung swapping voltage ang nagkakaroon ng problema sa kanya. So, hindi dito sa clock signal. Okay. So, ang swapping voltage natin dito ay yung pang tatlo. Yan. Yung pang tatlo, isa, dalawa. Ito, tatlo, apat. Yan. Ito yung swapping voltage natin, yung dalawang yan. Pagdating dito sa kabila, ganun din. Dito, may data dito. Makikita mo kung saan yung swapping voltage natin. Ito yung even natin. So, isa, dalawa. Isa, dalawa. Okay. So, dito yan. Ito, isa, pangalawa. Ito, swapping voltage natin. Ito sa taas, isa, tapos pangalawa, swapping voltage natin. So, ito, magkadikit yung dalawa. Yan, kita ba? Ito yung VGHR natin, tapos ito yung add signal natin. Sa baba, ito naman yung VGHF natin, ito naman yung even natin. Okay, so yan ang swapping voltage natin, yung pangalawa. So huwag kayo malito. Pagdating sa kabila, ganun din yan, dalawa, pangalawa din. Kaya gagawin natin dito, ikakat natin yung isang side muna. Titingnan natin kung saang side siya nagkaroon ng problema. Swapping voltage lang ikakat natin kasi flicker ang problema ng unit natin. Okay, so nakadapa yung unit natin. Sa kaliwang side tayo muna mag-cut. Dito tayo una mag-cut. Titingnan natin kung dito ang problema. Bago tayo mag-cut ay gagawin natin dyan. Hindi na tayo nag-voltage check. Ano? Nakikapapansin nyo ba pag mga ganitong problema hindi na kailangan mag-voltage checking. Pero kung mga newbie pa lang siguro kailangan nila ng voltage checking. Pero wala din naman yun eh, hindi rin kasi nagkaroon ng problema sa voltage niya kasi makikita nyo may display, normal operation, ang problema yung screen nagpi-flicker. So pag ganun ang problema, ibig sabihin mga signal yan na pumapasok sa screen natin na nagkakaroon ng problema.
Kaya kailangan natin i-cut yung signal na yan para hindi na siya papasok sa screen natin. Kasi nagkaroon na ng leak yung circuit ng screen natin. Pag pinasukan siya ng signal na yan, lalabas yung problema niya. Okay. Pag hindi siya pinasukan ng signal na nanggagaling dito sa ating picon or tap board, ay normal yung screen natin. Kaya ginagawa natin dyan, kinakat natin yung papasok na supply. Kaya yun ang tawag yan, cutting method. Papatayin mo yung supply para hindi na siya papasok sa screen, para hindi na magkaroon ng problema yung screen. Yan. Okay. So yan ang ikakat natin yung dalawang yan. Sumpa natin. Yan. Naka number 10 na tayo. Okay, putol na, no? So try natin, testing natin ito. Titingnan natin kung magno-normal siya. Okay, so ito siya. Magaspang lang yung signal natin kasi daming unit na nakasaksak niya. Mayroon siyang naiwang kuwit dun sa pinakataas, no? Pero kung dyan ang problema ng unit natin sa side na ito, hindi na siya nag-flicker. Yan, no? So, babad muna natin, titingnan natin kung hindi na talaga siya mag-flicker. Tapos yung mga kuwit na yan, yan o, malaki. So, try natin kung yung kuwit na yan ay nanggagaling sa clock signal. Try natin din i-remove yung mga resistor sa side na ito. Titingnan natin kung mawala yan. Kasi nagkaroon siya ng kuwit. Pwedeng clock signal ang issue nito. Kaya nagkaroon ng mga lines yung LCD natin. Pero babad muna natin para ma-trouble natin yung flicker niya. Kasi nagkaka-flicker siya pag medyo tumagal-tagal siyang nakabukas. Okay, babad muna natin ito. Ito na, finish na natin ito, naibabad na natin siya. So ginawa natin dito para lang mawala yung guwit sa taas na yon. Ay makikita nyo yung tatlo rito ni-remove natin. Yung tatlo nakakabit. Tapos kinat natin dito yung bali apat na circuit. Yan. Kinat natin dyan yung VGHR, VGHF, at even. Tapos yung tatlong resistor dito tinanggal natin. So yan yung, yan o, apat yan, nakakat yan. Tapos yung tatlo dito naka-remove. Okay? Pero yung kabila natin ay okay pa. Yan, wala tayo tinanggal dito sa kabila, binalik na lang natin yung tinanggal dito. Yan, okay na siya. So yung display nito ay ganyan siya. Yan. So yung pinakataas may naiwan isang line. Yan, isa lang naman. So pwede na siya. At okay naman yung kanyang display. Hindi naman siya nagkaroon ng hair lines. Yan, makinis naman siya at hindi na siya nag-flicker. Yan. So matagal natin 'to binabad, kanina umaga pa 'to. Ngayon ay alas 12 na, no? Yan, no? Alas 12 na siya ngayon. So matagal na natin siya nababad. Okay naman siya. Lagyan natin ng palabas. Yan. Okay, so pa-final test na lang tayo. Sasarado ko lang 'to. Okay, so yun siya. Okay, itong side na to po. Tapos, itong side na to ang may binago tayo. Ayan. So, makikita mo may isang lines lang dito. Ayan o, isang lines. Na nagkaroon ng kuwit tagos hanggang dito sa dulo. Pag tinanggal pa kasi natin to, pag nagbawas pa tayo ng clock signal, nagkakaroon na siya ng hair lines. Magaspang. Kaya hindi na natin tinanggal yung isang line. Okay? So, yan lang ginawa natin dito at nag-normal na yung display ng unit na ito. So,
So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.